a true member of the true church of Jesus Christ speaks the language of love. When you love, you can really serve. Anyone who cannot love cannot serve. These are inseparable. They are different, but they are distinct, but not separate. You can only serve, makapagserbi ka laeng, no agay-ayat ka. Ano itong Pentecostes na ito? Nga dahil ito'y Pentecostes. So may naririnig kayong sekta, Pentecostal. Pentecostes. Pente, 50. Ti Pentecostes kakamsat, kit piyesta dagiti Hudyo. Sa lumang tipan, matagal nang pinagdiriwang ng mga Hudyo ang pista ng Pentecostes. It's not something Christian. It is not something about the Pentecostal sekta. Ito matagal nang pinagdiriwang ng mga Hudyo, Pentecostes. Ano ba ito? Ang Pentecostes, from the word Pente, 50. Matapos palayain ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto for their slavery of 430 years, nagnagnada, nagdalyasat da ijaylet ang, they traveled, they sojourned for 50 days in the desert. On the 50th day, through Moses, babaen ken ni Moses, inted di Apo Dios kadagiti Hudyo, kadagiti Israelita, ti sangapulo abilin na anay kitikit iti dua atapi ti bato, dua apiraso ti bato. On this 50th day, ito yung araw kung kailan pinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, 10 utos na kasulat sa 2 piraso ng bato. Yeah. Yan ang Pentecostes. It is a reminiscing of that day, pagdiriwang ng araw kung kailan binigay, pinagkaloob ng Diyos ang 10 utos sa mga Hudyo, sa mga Israelita, 50 days after their liberation from slavery in Egypt. Sa bundok Sinai, binigay ng Diyos ang 10 utos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Pero ito yung nangyari. Iti bumaba ni Moises manipod ibantay kat amit-amit na dagita dua atapi ti bato. Anak ay suratan ti sangapulo abilin ti Diyos. Nadapnan niya yung mga Israelita sumasamba sa gintong baka. They were worshiping the golden calf. Ito yung nakita ni Moses habang pababa siya, daladala niya yung 10 utos ng Diyos na kasulat sa 2 piraso ng bato. Kaya nakita niyo, kung basahin niyo ang banal na kasulatan, anong ginawa ni Moises? Nilagay din yan sa movie. Hinagis niya yung 2 piraso ng bato kung saan nakasulat yung 10 utos ng Diyos. Hinagis niya sa mga Israelita. Nawasak yung gintong baka. Nawara dahil yung balitok na baka. Nadusa dagitit at tao. Pinarusahan yung mga tao. Pinainom niya yung minelt ni Moises yung ginto. Tsaka pinainom sa mga lapastangang Israelita. Ito yung kaparusahan nila. So hindi sila naging masunurin sa utos ng Diyos. Hindi sila naging tapat sa Diyos. Ngayon, anong sinabi ng Diyos? Kung pupuntahan mo yung aklat ni Propeta Jeremias, sabi ng Diyos doon, hindi ko na muling isusulat ang utos ko sa bato. Saanan a bato ti pangisuratak, manipod ita. Anong sabi ng Diyos? Hindi ko na isusulat sa bato ang aking utos. Isusulat ko na yan ngayon sa mga puso ninyo. Kadagita puso yon ti pangisuratak at sa puso ninyo mangungusap ang Espiritu ng Diyos. Hindi na katulad nung una na isinulat ko sa bato, sabi ng Diyos. Pamagitan ni Propeta Jeremias, sa puso na ninyo, bagkos sa puso na ninyo,
ko ilalagay ang aking utos at sa puso ninyo mangungusap ang Espiritu ng Diyos. Kadagita puso yun, ti pangisuratak, dagito yung abilin ko. Kit agsao ti Espiritu babaan, kadagita puspuso yun, kadagita puspuso yun. At ito ngayon nangyari. Tanong, kailan yung kaganapan? Kailan yung kaganapan na yung utos ng Diyos nasulat sa puso ng mga tao? Nasulat sa puso ng mga Israelita? Ito yung nangyari. I'm just giving a little context na para maintindihan nyo anong Pentecostes, para pag nagyaya ang mga Pentecostal, hindi yun ang totoong Pentecostes. Anong nangyari? Oh, dumating si Kristo. Imay ti baro at tulag. Imay ni Jesu Kristo ti mao ti anak ti Diyos. At ginader niya, inumong na dagiti at tao, sinimulan niya sa 12 lalaki. Kasi nga yung lumang tipan, sa lumang tipan, nawasak. Nawasak yung mga tao. Hindi na sila nagkaisa. Dahil sa hindi nila pagsunod, pagtugon sa kautusan ng Diyos, nawasak sila bilang tao. Ngayon si Kristo dumating, ang ginawa niya, yung mga tira-tirang piraso ng bayan ng Diyos ng Israel na nasira sa lumang tipan, tinipon niya. Pinagtitipon na ida, nagsimula sa 12 lalaki. At mga iba pang sumampalataya at naniwala sa turo ni Kristo. At isa sa mga lalaking yon, sabi ni Kristo, ikaw ang Pedro. Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ibabangon ko ang aking iglesia. Ikaw, Pedro, ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko, ibabangon ko ang aking simbahan o iglesia. Sino yung taong yon? Si Pedro. Petrus sa Greek. You are Peter, and on this rock, I will build my church. And from that very moment, the church was born. The Pentecost is not actually the birthday of the church. The church was already born at that very instance when the Lord told Peter, on this rock, I will build my church. Hindi naman sinabi, ikaw, manalo. Sa ibabaw ng batong ito, ibabangon kong aking iglesia. Si Pedro yun. Walang kahit sinong pundador ng sekta ang pinagsabihan ni Kristo niyan. Si Pedro lang, at si Pedro ang ating unang papa. Dito mo makikita na ang tunay na simbahan ay ito. Ang simbahan, ang iglesia na binangon o tinatag ni Kristo na tinawag na Catholic. Bakit Catholic? Wala ka namang mababasa sa Biblia na Catholic. Eh wala ka talagang mababasa kung Ilocano o Tagalog yung gagamitin mong Biblia. Eh kung balik ka sa Griego, kasi Griego naman ang salita ng mga apostol at si Kristo, nung kausapin niya si Pedro, Petrus, Petrus, Rak, Peter. Kaya kung Griego ang babalikan mong salita, gamitin mo, eh mababasa mo Catholic, Kataholos. Bakit Catholic? Kasi itong simbahan o iglesia na tinatag ni Kristo, inutusan niyang pumunta sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao, para dalhin sila sa landasin ng kaligtasan. Urnungan na amin nga tao, tisa nga lubungan, iso nga Katolik, tisa, kaya nasa unti balikas nga Katoliko, na ibaon iti sa nga lubungan. Tanya tikuna ni Kristo, ing kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yu ida nga adalak. Ing kayo itintero a lubong, ket pagbalinen yu ida nga adalak. That's why it's called Catholic, sent to the world. Sent to the whole world. Kaya may Catholic sa Bible. Because it was sent to the world. This church, na ito yung simbaan, iglesia, nga binangon ni Kristo, na ibaon iti sa nga lubungan. Now, ano tong Pentecostes? Anong kinalaman ng Pentecostes ng lumang tipan sa pagtatatag ni Kristo ng simbahan niya? Ito ngayon yan. E di namatay si Kristo, pinako sa cross. Nabuhay siyang muli.
50 days after the resurrection, 50 days Pentecost. Pentecost, on that day of Pentecost, sabi nga sa banal na kasulatan, meaning 50 days after the resurrection, na nagkataon rin na 50 days after the liberation of the Israelites from Egypt. Aba, bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad kasama pa yung mga ibang sumasampalataya kay Kristo. Bimabat Espiritu Santo, and there, the young church, yung batang simbahan, yung bagong simbahan, pinatatag, pinatibay ng Espiritu ng Diyos. And that was the time that it became officially na yung simbahan na yan na tinatag ni Kristo sa pamamagitan ni Pedro, pupunta na at mangangaral sa mga tao sa buong mundo, sa buong sanlibutan, at dalhin lahat sa landasin ng kaligtasan. That's the Pentecost of the New Testament. The strengthening and the sending of the young church to go and gather all the people, tipunin lahat ng tao, at dalhin sila sa landasin ng kaligtasan at kabanalan. Yan. Kunting katekesis lang naman yon. Ngayon, ako, kayo, bahagi ng simbahan na tinatag ni Kristo. Pasit na kayo amin. Dating nga nabunyagan, itinagan ti Ama, ti Anak, kundi Espiritu Santo, pasit na ito'y simbaan na binangon ni Jesu Kristo. Si Jesu Kristo ang nagbangon, hindi kung sino-sino dyan. Bahagi kayo niyan ng simbahan na itinatag ni Kristo. Tanong, anya ti rubeng na nga kaggalad? Timay sa agpaiso, akamang, itisimbaan ni Jesu Kristo. Itisimbaan a binangon ni Jesu Kristo. Anya tirubeng na agalad no kababalin, timay sa atao, akamang, itisimbaan ni Kristo. Dimakil deta, imado, nakadanon dito'y Pilipinas, kasama na tayo ngayon dyan. From 12 fishermen to billions of Catholics, billions of believers of Jesus. Now, anya ti dapat nga rod akababalin no datayukot kamang deta nga simbaan nga binangon ni Jesu Kristo, anya ti kababalin tayo. Remember, in the Old Testament, nagititattao na saya-sayada, nawara-warada, simply because they did not obey the Lord's commandment. Ngayon, ano ang tatak ng totoong bahagi ng simbahang itinatag ni Kristo? Unang tatak, masunurin sa kautosan ng Diyos. Masunurin sa kautosan ng Diyos. Sino mang binyagan na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, bagkus ang ginagawa niya ay kung ano ang gusto niya, ay isang patay na bahagi ng katawan ni Kristo. Patay na bahagi ng simbahan. Kasla na tayo nga kamang ti simbaan, ti sa sino man nga nagbunyag, nga di na kayat ti sumurot, itilinteg ti Diyos. Tamabaling nga nagbunyag ka, di ko nakarudan, nagbunyag ka ng at the chicks mo. Di ka makikamalala, ko nalang ako namin na po Diyos muteng, ha, mawatan niya po Diyos, ko nang pala, sa umat. Mabalin nga, makimimisa ka, kada nagbunyag ka, ngamnay, apo na yun, nagkarumot, tipa nagkitab mo, tipurusinto, kada kita purpurusinto, am. Gusto mo, yung gusto mo, ang mangyari. Ay, hindi pwede. Ang tunay na bahagi ng simbahang itinatag ni Kristo, na siya rin garantiya ng Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, kumikilos sa iyo, umiinog sa buhay mo, sumunod ka sa kautosan ng Diyos. Ngayon, paano ang tamang pagsunod? Ano ang expression ng pagsunod sa kautusan ng Diyos? Anya ti pakakitaan nga timay sa atao sumulusurot ti paglintigan ti Diyos tapno mapanaknakan na kan may bagana nga isunakit kamang ti dayta nga simbaan nga binangon ni Jesu Kristo, nga binangon ti kumpormi atao, binangon ni Jesu Kristo. Daytoy ti pagilasinan. Pagaayat nati agserbi. The expression of obeying God's commandment is a life of service.
No agserserbi ka ti padam a tao. Kayat mo tegserbi ti padam a tao. That is an expression that you really love to obey God's commandment. Third question, sino ang tunay na makapagsisilbi? Sino tagpaiso nga makapagserbi? Sino mang marunong umibig? Sino mang marunong umibig? Ti kamen, ti pudno akamen, ti bagi ni Kristo nga iso ti simbaan, ayat ti pagsasauna. A member, a true member of the true church of Jesus Christ speaks the language of love. When you love, you can really serve. Anyone who cannot love cannot serve. These are inseparable. They are different, but they are distinct, but not separate. You can only serve, makapagserbi ka laeng, no agay ayat ka. You see, what unites us as people of God is when we speak one language. Alam niyo yung istorya ng Babylonia. Kaya sila nagiba, nawasak bilang tao kasi hindi na sila nagkakaintindihan. Sandang nagkikinawatan, aduuna, marami na silang mga salitang ginagamit. Dito sa ating pagbasa ngayon, sa pagbaba ng Espiritu Santo, narinig ng mga tao, yung mga apostoles, nagsasalita ng iba't ibang salita. But they understand one another. Why? Because they love one another. They love one another. When we love one another, we can understand each other. No agiin na yat tayo, awan ti santay nga maawatan. No ti tao agay ayat, awan ti di na maawatan. Kaya nga sabi nung kanta, you don't have to say the word. We live by the love that's in our eyes. You don't have to say anything. Kapag umiibig ka, at umiibig din yung tao sa'yo, hindi mo na kailangang magsalita, nagkakaintindihan na kayo. Pero alam mo, kung ikaw, mapagmataas ka, natangsit ka, kahit anong explanation, wala kang maiintindihan at hindi ka rin nila maiintindihan. Imagine mo, lahat tayo dito mapagmataas. Panunutin niya amin tayo dito at natangsit. Uray niya, tibagbagak kanya yun o natangsit kayo, di daktopulos maawatan. Kat uray mat anya ibagbagayo kanyak no natangsitak pulos adi kay tubat mawatan. Sabi ko sister, kung mapagmataas kayo, kahit anong galing ng pagsabi ko sa inyo, pakikipag-usap ko sa inyo, hindi nyo ako maiintindihan. Ganon din sa akin, pagmataas, mapagmataas ako, kahit lahat kayo mag-explain sa akin, hindi ko rin kayo maiintindihan. And that is now the sign that the Holy Spirit is not among us or not with us. When we are natangsit, natangsit ka, tingnan mo yung mag-asawa o kayong mag-asawa, makinig kayo. You know, bakit naghihiwalay ang mag-asawa? Kasi dahil sa pride. Halimbawa, ng babae yung lalaki. O pwede naman ng lalaki yung lalaki. E natural, magagalit yung babae. Nangaliwa. O pwedeng nag-left and right kasi double blade. Pwedeng yan ay dahilan ng paghihiwalay. But, kung yung babae, tunay na umiibig, and when I say pag-ibig, I am not referring to feelings, but the conviction to remain faithful and firm no matter what, hindi sila maghihiwalay. Kasi kapag umiibig ka, pipiliin mong umintindi at magpaubaya. Yan yung kulang ng mundo ngayon at ng simbahan. Alam nyo, kaya tayo hiwa-hiwalay, watak-watak. Dahil hindi natin alam umibig. At dahil hindi natin alam umibig, wala ang Espiritu ng Diyos sa atin. We can only become true church. And we only belong to that true church that Jesus founded.
if we love one another. That is why before Jesus died, anong utos ni Kristo? Di naman sinabi ni Kristo, pag ipon-ipunan nyo na yung mga naipon natin diyan kasi mawawala na ako. Di naman yung utos ni Kristo. Anong utos ni Kristo? Magmahalan kayo. Agiinayat kayo. Taday dito pagilasinan to dagiti tattao nga da kayo ket pasurot ko. Diyan nila makikita na kayo ay mga alagad ko. Kung nagmamahalan kayo, when we love, when we speak the language of love, we will understand one another. At wala tayong dahilan para magtanim ng galit. Pero hindi naman ibig sabihin na pag umiibig ka, maging konsentidor ka. Iba yun. Yung konsentidor kasi, yun bang iniintindi mo at you just allow that person to remain bad and do that bad thing even in front of you. Hindi pag-ibig yun. Konsinti yun. Ang pag-ibig, umiintindi. Ibig sabihin, ikukorek kita. Dadalhin kita, pagsasabihan kita, at dadalhin kita sa tamang landasin. Balik tayo sa mag-asawa. Iti kanito nga ti agasawa, pride ti umiral kadakwada. Pride ti agari ti puso da, daytan nga didanton agkin naawatan. Lahat ng uri ng relasyon nasisira o nawawatak dahil walang gustong umintindi. And what is the root cause of not wanting to understand? Pride, kinatangsi. Iti kanito nga timbangsit ti tao, awan mawatan nan, di mo mawatan ni nanang mo, di mo mawatan ni bakit mo, di mo mawatan dagiti anak mo, di mo mawatan ta karuban, di da kamet mawatan. Ngem no agay-ayat tayo. No agay-ayat tayo. When we speak the language of love, actually hindi na kailangan ng mahabang dada. Tingin pa lang kung umiibig ka, nagkakaintindihan na kayo. At pag sinabing umiibig, ang tanging hangarin mo lang, gawin yung tama, marangal at kapuri-puri sa iyong kapwa. Hindi yan feelings, but the conviction. The conviction and the decision to do what is true, good, and honorable for your fellow human being. Yan ang pag-ibig. Ito yung kailangan ng simbahan ngayon. Dahito iti dawatan tayo kay na po Diyos nga grasya, iti Pentecostes, na tiyuulog ti Espiritu Santo, iti dahito yung simbahan nga binangon ni Jesu Kristo, malunag kumadag iti puso tayo. Tapno may surat ni Apo Diyos dagiti bilbilin na kadagiti puspuso tayo. Kit mabalinan tayo ti agtungpal nga si pupudno kadagiti pagbilbilin na gapo tammo tayo ti agayat. It's not all about sentimentality. No. Masurusuro tayo kuma ti agayat. Tano agayayat tayo awan tinasayaat nga santay nga kabailan nga aramiden. Pag umiibig tayo, walang magandang bagay na hindi natin kayang gawin. Lahat kakayanin. Kaya ito yung grasyang hilingin natin sa Diyos ngayon. Araw ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kaputikasta, may salakan tayo, takamang na tayo, dahil ito'y bagi ni Kristo nga simbaan nga binangon na. Agbiag tayo kuma nga gayayat. Sawin tayo, tibalikas ti ayat. Let us speak the language of love, that we may understand one another. And at that very moment that we begin to understand one another, we will only do what is good and pleasing to one another. Amen.